Hi guys, good morning. With the sunrise behind me, at nakita nyo naman yung morning scene dito sa fourth floor office ko na ang tawag ko Eye in the Sky. And I welcome you all to our new office. Pinakita ko sa inyo noon na yung paglipat natin dito. And later on, ipapakita ko sa inyo yung finished product. Pero ngayon, I decided to film here while watching the sunrise behind us ay dahil kung tranquil man ang environment dito sa amin, iba naman ang environment sa politika. Umiinit at bumubulusok pa ang volcano of emotions and tension between the camp of Senator Manny Pacquiao, na who's also running for president, and also the camp of Mayor Isko Moreno. So actually po, double whammy po ang nangyari ngayon, kasi nakita natin kahapon po na one of the biggest support groups of volunteers ni Manny Pacquiao, yung MP Nation, ay lumipat po sa kampo ni Mayor Isko. At malaki po itong grupo kasi they have almost 200. Yung coordinators nila andun sa mga almost 200 provinces, and then thousands of cities, and 32 or 35,000 barangays ang penetration level nila. So isipin nyo na lang kung makonbinsi nila ng mga 10,000 tao kada barangay na iboto kay Mayor Isko. Ang laki-laki pong numero po yun. So, malaking kawala yun. At saka, hindi lang po itong grupo na maliit na pipitsugi na grupo, kundi malaking grupo talaga po ito. Kasi may mga big shot na mga congressman rin po, tulad yung Sayon sa Cebu ng Tambunting family, si Congressman Tambunting, at saka meron si Mel Roses ng Manila. So very very strong kwan po ito, hindi ito maliit na volunteers group lang. So dala-dala na rin na yung ibang party list groups at saka mga political members sila, at saka yung nga po mga coordinators that help Manny Pacquiao win his past elections both sa Congress and the Senate. So malaking kawala po ito. So yun lang po, isang dahilan na po na pwede magalit si ang kampo ni Senator Manny Pacquiao. Eh dagdag pa po dito yung interview kahapon ng chief political strategist ni Mayor Isko, yung si Ambassador Lito Banayo, kasi dati siya ambassador siya ni President Duterte sa Taiwan. In fact, siguro magkasama pa sila noon ni Manny Pacquiao sa kampo ni President Duterte. And then lumipat na po rin tulad ng ibang party, palipat ng palipat lahat kay Mayor Isko. So, yun po. Sinabi niya sa interview sa News 5 kahapon na naiinsulto daw siya sa pagbibigay ng pera. Lalo na yung kung in fact sinayad niya po yung kampo ni Manny Pacquiao na hindi naman daw niya pinagdududahan yung saan pinanggalingan yung pera, pero hindi daw po maganda tingnan yung ipapakita mo pa. O nga naman po, kasi usually kung nagbibigay ka po ng pera, kumbaga iwanan mo naman ng dignidad yung mga tao. Hindi mo naman talaga ipalandakan na nagbibigay ako ng pera. Kumbaga usually po kung tumutulong ka sa tao, okay na siguro yung ipakita mo yung mga bigas o mga delata na binibigay mo, pero pera parang ibang usapan nyo na po yan, na ipapakita mo pa yan kahit sa before the election pa naman. Parang yung maganda sa iyo po, maganda sa kampo ni Manny Pacquiao, maganda sa imahe ni Manny Pacquiao, pero parang yun nga po ang punto ni Lito Banayo, parang nawawalan ng dignidad yung mga tao. Kumaga, kapuspalat na nga, naghihirap na nga, pagkatapos pagsamantalahin mo pa yung
paghihirap na ipapakita mo talaga nung binibigay mo ng pera at tumatanggap yung pera. So, yun ang punto ni Mr. Lito Barayo na hindi nga talaga ito dapat pinapakita, hindi dapat nagiging showy sa pagbibigay ng pera. So, yun po ang round 1 ng main event natin. At saka sa undercard naman po, ito naman nagagalaiti sa galit yung mga yung mga leaders rin ni Manny Pacquiao na sa paglipat po nitong grupo na ang pamumuno po ay si Colonel Danny Enriquez po na siyang sinabi po na umalis sila sa grupo ni Senator Manny Pacquiao kasi hindi na nila nakikita yung umaasa sila noon na kasi may mga religious groups po, may mga pastors organization nila, ganon, may mga Christian leaders. Ang gusto po sana nila na Manny Pacquiao will return back morality and decency sa government. Pero nakikita nila ngayon na masyado na siya naging dikit sa Duterte administration na binabastos naman ang Diyos. At saka hindi lang po yan, nakikita rin na maraming corruption na wala silang nakikita na nawawala sila ng hope that money can bring back decency and morality in government. Lalo na yung mga away-away nila sa PDP Laban na nagpapakita they don't really care about the people but only about their political interest. So umalis na nga po sila. Syempre po, nag-react naman yung campaign manager po. So kikita natin campaign manager versus campaign manager. Lito Banayong on one side, talking about money's giving of money. And then, and dito rin po si Mr. Buddy Zamora, na Senator Manny Pacquiao's campaign manager, na sinabi naman po, hindi umalis po, kundi kinick out talaga nila yung sila Danny Enriquez dahil kwando po yung parang impostor daw po na nag-wiggle himself out of the nakapenetrate daw po sa kanila para gumawa ng pera po at na-expose na nga po nila ito kaya umalis na po. So syempre po ito po galing sa side nila, syempre hindi nila naman syempre sisirain nila ito kasi minus po ito eh. Minus pogi points ito kay Manny Pacquiao at saka a big blow sa campaign niya. Paano po yung ibang Pacquiao group aalis rin po? Mawalang pag-asa at makikita tulad dito sa group nila Colonel Enriquez, makikita nila na wala parang pag-asa si Manny. Kasi nakikita natin na parang dikit si Manny. Kung si Bongbong at Isko Moreno dikit sa number 1 at number 2 sa Pulse Asia, DigiVoice survey at saka sa RP Mission survey na very legitimate survey, dikit sa number 1, number 2. Ito naman si Manny at saka si VP Vice President Lenny Robredo dikit sa number 4, number 5, number 6. What if ma-realize ng mga kwan na wala parang chance at lilipat rin kay Mayor Isko? So, malaking kwan po ito. Malaking kawalan po ito. Pwede natin sabihin, totoo ba yung sinasabi ni Mr. Zamora na pinaalis nila? O pwede natin sabihin na impostor ba talaga? O meron bang ginagawang money-making schemes at the expense of Senator Manny Pacquiao. Pero the fact remains po na umalis sa kanila. At una ito inanunsyo ni Mayor Isko. Sana kung pinaalis nila, sana inanunsyo na nila noon pa. Bakit last week pa po itong balita ito na yung paglipat na laman na namin. Bakit hindi pa last week inanunsyo nila ito? So, bakit nga ngayon lang inanunsyo nila? So, after na lumabas yung anunsyo ni
Mayor Isko, yung paglipat nga ng grupo ni Kwan. At saka, besides po, dininay naman ni Colonel Enriquez na yung nga po yung Kwan na sabi nga niya, I never use Senator Manny Pacquiao's name for fundraising. All prospective donors I brought directly to Senator Manny, and I have Senator Manny as witness to that. So yun po, sinagot naman niya po pala dito sa Inquirer interview na diretso niya po dinala yung Kwan, yung mga nagbigay ng donation kay Manny Pacquiao. So paano niya sasabihin o itong si Mr. Zamora, yung campaign manager niya, na pinaalis sila dahil sa pera issue nga po. So ito po, klarong-klaro po na talagang nag-aaway na itong dalawang grupo po kasi dahil sa development nga po ito. So this is an ongoing development. 6 months away pa tayo sa election, pero umiinit na po ang mga balita ito na campaign manager versus campaign manager, volunteers group versus volunteers group. So masaya po ito. So again, andito na po, nakikit na lumalabas na si Haring Araw. Ibig sabihin niyan, maglalakad na po kami o mag-brisk walking na po kami as exercise. So hindi pa po siya ganap na kasi may clouds po, pero okay lang. At least nasisilayan na natin ng konti si Haring Araw. So again, good morning everyone, and please subscribe to the Blackcaster Armandin YouTube channel. Dahil marami pa po tayo mga interesting topics to tell you and developments, and also my views about these developments while enjoying this beautiful view this morning. Thank you again for watching, and please do share this post sa mga friends nyo at saka sa mga gusto, malapit-lapit nang mag-convert sa kampo ni Mayor Isko among our viewer. So padala nyo po sa mga followers ni Lenny, sa mga followers ni Manny, at saka sa mga followers ni Sarah, para tulad ng MP Nation o Manny Pacquiao Nation, dito na po tayo kay future President Isko Moreno. Mucho y mas gracias. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan, always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemya nito.